Hello guys, good evening. So welcome dito sa ating YouTube channel, Don't Be Said It. Once again, ito nga po yung update about dito sa Facebook Ads on Reels and Reels. So makikita nyo guys, ito yung tax information or yung documents na kailangan mong i-provide para ma-approve yung ads on Reels mo. So yung sa akin guys is approved na. So makikita nyo dito, tax ID is verified na siya. So ngayon papakita ko sa inyo yung pinaka Facebook page ko. And makikita nyo, hindi na siya for applications or approved na siya. Okay, so ito guys yung pinaka Facebook ko, yung personal Facebook account ko. And ito guys yung pinaka dashboard, yung professional dashboard is makikita nyo sa may kaliwa. Okay, so guys, sa maraming nagtatanong ba't yung sa kanila wala pa. So guys, is ano yan, by invitation yan ni Facebook. So kailangan mo guys ma-qualify, kailangan meron kang at least naka-post na original content mo ng Reels or short videos. Okay, so ito nga yung earn money with Star. Dito kailangan mo naman ng 10,000 followers. So ito guys yung ads on Reel ko, we've improved your Reels insight. Pag ganito na yung nakalagay guys, ibig sabihin approved na yung ano mo, yung tax documents mo. Okay, so papakita ko sa inyo yan guys, na pwede mo yung enable kapag okay na, para mag pag meron kang Reels, magkakaroon na siya ng ads. And pwede mo ding i-off yan kung gusto mo namang i-remove yung ads niya. So yun guys, so dito may initial offer tayo dito kay Facebook ng $100. Okay, so meron tayong 1,600 followers, so qualify tayo dito sa ads. So ngayon links, nandito na nga tayo guys sa ano, sa tax information. Ito lang guys yung na-screen recording ko kanina. So papakita ko sa inyo ano nga ba itsura or paano nga ba o yung procedure na pag-apply dito sa tax information para sa Facebook ads on Reels. So ngayon may pipil upan ka lang dito, what is your tax classification, so individual, then kailangan mo guys ng TIN ID or yung number. So pipili mo lang guys syempre dito yung Philippines. Okay, kung nasang bansa ka ngayon guys, yun yung po yung ilalagay nyo. Okay, kasi meron ditong waivers mismo si Facebook na parang option, or may option ka na ipipil upan dito kung taga US ka ba or pinapagamit mo lang yung Facebook account mo. Okay, so syempre pipiliin mo dyan, hindi ka taga US. Okay, so ngayon input mo yung TIN ID mo, then next mo lang, then i-proceed ka na dito sa address. Okay, so input mo lahat yan. Dapat kompleto guys, no, ng details, yung street, kung ano na sa ID mo, kung bakahingan ka ng ID ni Facebook. So meron kang ano, supporting documents. And then guys, ito, location where service are will be physically performed. So 0% service will be physically performed inside United States. So hindi tayo taga United States. So ang lalagay ko lang dito yung 0%. Kung taga ano ka, US, 100% ilalagay mo. Or service will be physically performed inside and outside the United States. So ang pinili ko lang guys dito yung 0%. Okay, so kung nalilito kayo guys, balikan nyo na lang yan. Ilalagay ko yung link doon sa description para pwede ka na makapag sign up dito sa kanilang tax information or consent and sign. So dito naman guys, ito yung ano, yung parang contract, no, or kailangan mong ilagay dito yung full name. Pag sinabing full name guys, included yung first name, middle name, and yung surname mo. And then naka-date dito kung kailan mo siya pinilapan or nag-sign ng contract or ng consent dito kay Facebook payment form. Okay, so pag okay na, make sure lahat ng details is tama. And then ito guys yung sample ng ano, ng form nila, yung W-8-B-E-N, so Certification of Foreign State of Benefits Owner United States Without Holding and Reporting. So kung taga US ka guys, tataksan ka talaga nila. So ang in-state natin dito, hindi tayo taga US. Okay, so ito yung pinaka-itsura. So sana clear sa inyo guys, no. Kung gusto nyo ng link guys, nandiyan sa description, ilalagay ko dyan. And kailangan mo lang guys i-certify that all the details na nilagay mo in-state mo is ikaw mismo yung nagsagot. Okay, then isasubmit mo yung form kapag okay na. So ganito yung pinaka-form niya guys, yung itsura. So guys, kung nakatulong tong video na to, no, kung meron kang follow-up question, please comment down below. I-follow mo ako sa aking Facebook page tsaka sa personal account ko para mag-guide kita, para mas mabilis ako makasagot. Thank you so much for watching. And eto na nga guys yung ano, tax profile ko. So United States yung form na to, pero naka-state dito guys yung address natin dito sa Pilipinas.
Okay, so papakita ko sa inyo yan guys kung meron kayong question. So, kaya huwag nyo kalimutan mag-subscribe, share this video para at least aware din yung iba na meron ng professional dashboard. Thank you so much for watching. See you again next time. Bye-bye!